Natangay ba ng bagyo yon, te? Oo. Ay, natangay pala ni... Pwede na operation tayo, mga kababa. Pero kinuha na ng DPS. Team District 1, ni Sir Egay. Tundan na natin itong mga to. Ayan, pero isang good na rin, no, na masasabi natin. Nagpapakita yung chairman ng barangay, si Chairman Espinosa. Ayan, nakikita dito yung presence kasi yung ibang barangay na napupuntahan natin, kahit barangay Tana, hindi nagpapakita. Ay, marami na. Nung unang daan natin dito, mga kababayan, kasi sila sa Egay. Parang kala ko wala masyado makiklearing, pero marami din pala pagpasok mo sa loob ng iskinita, marami din yung ano nakalagay sa mga gilid-gilid ng iskinita. Ayan, ginawa na lang ano. Kinukuha na ni ano Lazar Egay yung mga ikinaday na dun sa poste. Medyo delikado rin pala to. Gariton, ikinaday na sa poste. Kasama natin si Chairman. Che, good morning! Good morning. Ayan. Kasama niya si Blue. Ini-interview siya ni Blue Dot. Nakakagibaan na pala dito sa may unahan. Yata may-ari nung ano. Pero mabilis kasi yung galaw nitong team ni Sir Egay. Ang dami na kagad na ikarga. Kaya hindi nila mapakayan. Umiiling si Sir Egay. Hindi na pinagbigyan. Saka ang bilis nila magkarga. Itong sila JC, sila Sir Toto, si Bong, si Christian, si Rosero. Karga kagad ng karga, kaya maganda rin na iiwasan na yung mga nakikiusap kasi makikita nila nasa ibabaw na ng truck. Ando na sa unahan yung ibang member ng clearing team, Mr. AJ. Pero at tabayanan natin may karga lahat ito. Ay, hindi ko po alam na eh. Taga ano, sa inyo po yan, yung kariton? Oo. Oh. Ayun pa kayo, sabi nito sila ano. Ayun. Ayun, kiusap si ate. Kanya daw yung kariton. Pero ayaw daw magpaano. Malamang itapon na ito eh. Ayan, ano pala to? Itong side na to ng kalye, Yangko Street. Ikinarga na rin yung parang mamihan ba yan? Lugawan. Mga sa stainless, kinuha na. Ayun, isa pang napansin natin, no, sa technique din ng clearing ni Sir Egay. Isang team ang nagkakalas ng nagkakalas. Pagkakalas, iiwanan nila dito. Tapos kasunod naman yung holding team, sila yung nagkakarga. Para once nakalas, ikakarga nitong mga ito, yung isang nagkalas, ando na sa kabila.
So marami, mabilis yung galaw, mabilis yung kargaan. Kasi nagdalawang grupo, hindi yung makikita mo na nakapokus lang sila sa isang lugar. Dito marami na dadaanan. Ayun, nakagad sila sa may kanto. Tapos yung isang team na nagkakarga na dito sa kabila. Mabilis. At si Sir Egay, kumukuha na rin. Karga na yun. Ito namang kinalas ni Sir Egay, kinukuha na rin ni Sir Bong. Kaya mabilis, andito tayo sa may bandang dulo na nung clearing team ha, yung talagang nagkakalas, andun na. Pero inantabayanan natin itong sa dulo. Ayan, tinuha na nila. Pero itong side na to, may ang ginawa nila, naglabas sila ng basura eh. Pero ito po kasi track, may designated pong track mga kababayan ng Maynila para maghahakot ng basura. Yun nga po yung Lionel. Ang talagang purpose nitong track ng DPS District 1 ay paghahakot ng mga special waste katulad ng mga bato, kahoy. At syempre pang clearing operation din para may maikarga ng mga obstruction. Hindi po sila nag-aano ng basura. Lionel po ang mag-aano na. Ayun na sila, uy. Ano ba yun? Parang maganda nangyari doon. Sundan natin mga kababayan. Pinagkakarga na rin itong naiwan dito sa guild. Hop! Basa! Ayun, tinan mo, may tubig pa. Magbabahayan pa ng lamok yan. Natanggal na reservado yung obstruction na lola. Ang bilis ng galaw ng ano. Hirapan tayo makasunod. Ang bilis ng galaw ng grupo. Maraming ano yung naiko-cover dahil lakad ng lakad, dalawang grupo. Grupong taga-kalas at grupong taga-hakot. Oh, ano to? Oh, buwis-buhay pa tong ginagawa nila. Oh, sumapit sa kuryente to. Ayan, yung pinapakarga na ito. Papatong nila dun sa bubong. Nako, delikado po yan. Para hindi makuha ng clearing team. Sabit! Ayan, isang pa lang. Natin yung truck, pero marami ng Putin. Velasquez tayo, Velasquez. Ano nag-iipon sila? Wala bang tubig dito? Walang tubig? Kaya may mga dampak. Kaya mapapansin nyo nga mga kababayan. Nasa labas ng mga pinto nila yung mga drum. Ayan. Ang ginagawa nila na nag-iipon sila ng tubig. Nag-iipon sila ng tubig. Bayad-bayad, alam niyo mga kababayan yung nag-aapot. Kasi nga wala raw tubig. Ano ba yan? Kakaroon na ng komosyon. Init. Trick na trick ang araw. Pinagpasok niya tubig nyo. Ate, yan pagbibigyan namin. Yan nawawala talaga ng tubig. Nako po, ang labasan ng ipis. Andun nasa yung kahoy na ginawan tambakan kasi. Pero dito rin sa kabila, medyo marami din debris na nakakalat. Pero kinukuha na ni Sir Lito. Parang ginawang tambakan yata ng kung ano-ano itong gilid. May mga bota, baton. Ako, ang dami pang aso. Naghahabulan. Hinahabol yung pusa. Buti mababait mga aso dito. Hindi nakakagat. Hinantay lang natin yung truck para maikarga yung mga itong mga kanan. May kahoy.
Ayun ay kinakarga na nila. Pero pansin nyo, biglang lumawag itong kalsada, no? Dati punong-puno ito ng mga nakaparadang kung ano-ano. Biglang lumawag nung dumaan yung mga taga-DTS. Itong kalye na to, mga kababayan, Baltasar. Baltasar Street. Pero plywood. Yanko Corcuera, mga kababayan. Talagang eskinita itong pinasok na ito. Eskinita masikip. Oh, grabe ang sikip ng eskinita na ito. Ayan, pero inaano pa siya. Maubantay si Sir Lito. Kailangan may pasok na yung lahat. Talaga eskinita to. Pasok na yan. Napakaano na yung eskinita talaga siya. But... malaking kulungan ng aso ay naririnig niyo yung tawag, mukhang malaking aso to, pitbull siguro to, na masikip na kayang eskinita, nilagyan pa niya ng malaking kulungan, sobra-sobrang obstruction na nangyari, kaya unsikip sobra. Last na tayo, lumabas tayo galing dito sa eskinita at almasan na kayo mga idol, itlog, maling, daing, nakakagutom, ham, hotdog. Nakakot na nila. Oh, Boy Aste, umalis na lang ito sa barangay sweeper. Eskinita, ito papasukin natin.